Mahilig ka ba sa flowers? Mahilig ka ba sa mga bundok? Mahilig ka ba sa mga magagandang tanawin? And everything about nature? Let's go me! Samahan mo ko sa isa na namang adventure with Rev Rev. We are here at Northern Blossom Flower Farm in Benguet. This is 2 hours away from the city of Baguio. O, diba ang arte? Pumasok na nga kami dito sa may entrance. And you will never expect what you will see later on. Dahil parang ang simple-simple lang itong napasokon ko na greenhouse. Pero paglabas mo dito, makikita mo na ang napakagandang tanawin. Wow! O, diba, Miss? Sobrang ganda. Yan, yung place pa lang na yan. Pwede ka nang makapag-picture taking. Tingnan mo nga, sobrang saya namin. Sulit ang 2 hours na biyahe. Pababa ng pababa itong mapupuntahan natin. Baby needs, check muna tayo. Siyempre, dapat di mawawala yan sa kahit anong lakad. At sobrang lamig nga dito sa taas, Mie. Yes, taas kasi nasa tuktok tayo ng Benguet. Kaya naman si Rev Rev, ang dami niyang suot na damit. Nakatatlong jacket siya. Iba pa yung inner na clothes niya. Dalawang pants at dalawang medyas. Naka-bonnet at naka-hood pa. Enjoyin niyo lang yung view, Mie, ha, habang nagkakwento ako dito. Diba sobrang ganda? Hindi pa season nung pumunta kami dito. Kaya naman walang masyadong flowers. Unlike kung summer kayo pupunta dito, mas marami kayong flowers na maaabutan. Diba? Super nice. Is ganda nga ang mommy check nyo dyan. Nakadress pa. Pero masaya, masaya. Tinatry pala naming abutan yung sea of clouds dito. Kaso hindi na namin naabutan dahil late na kami nakarating. Bumiyahe kami ng around 4 a.m. and mga 6:30 na kami nakaabot dito sa Benguet. So 2 hours talaga yung biyahe. So kung kayo pupunta dito and you wish to witness the sea of clouds, 3 o'clock pa lang magbiyahe na kayo from Baguio. Kasi sayang, yun talaga yung gusto naming abutan. Diba nakikita nyo yun sa mga posts na trending ngayon. Dito nyo yun makikita. Sayang nga lang at hindi namin na-witness. Pero worth it pa rin ang hilo ko. Kasi sobrang ganda talaga dito. Siguro for 2 hours, ikot lang kami ng ikot ni Josh and ni Rev Rev dito. And kahit na July na, marami pa rin turista na makikita kayo dito. What more pa kaya pag summer? Siguro halos punuan na talaga dito. Kaya okay din naman na ngayon kami pumunta. Kasi solo namin yung mga fields to take pictures and videos. Nako, sariling sikap nga lang tayo mga Mie. Kasi hindi pa natin afford ang photographer, videographer, or drones na gamit ng mga ibang vloggers. Pero alam nyo, nag-i-enjoy talaga ako sa ginagawa ko. It's like collecting memories lang naman. At the same time, I have opportunity to share it with you mga Mie. Kaya hopefully, kung nanonood ka sa mga videos ko at videos ni Rev Rev, ay napapasaya ka namin. Isang trivia lang mga Mie. 6 years ago, nagtrabaho ako sa Baguio. Pero usually, umiikot lang ako sa Session Road. Kaya ngayon lang ako nakarating dito sa tuktok ng Benguet. And yung lamig sa Baguio, times 5 mo yun mga Mie. O siguro sobra pa. Ganun kalamig dito. Well, kahit nga nakadress ako, marami naman akong doble sa pangloob. Meron pa nga mga turista dito na nakadress na backless para maka-aura lang. Is ganda talaga Mie. Ayan pala yung natitirang sea of clouds. Kukunti na lang sila. At ito naman si Rev Rev. Break time muna daw. Kapag ganitong galaan, mapapagod lang talaga ang mga babies, no? Appreciate natin yung lugar talaga na napuntahan natin ngayon. Dito nga sa location na to, ang gandang magpa-picture. Kaya huminto talaga ako para sabihin kay Mister, tara, pa-picture tayo dun o. Kung saan nagpa-picture si Ate Ganda. Ganyan talaga yung sinabi ko. Ang nakakatuwa dito, kahit saan ka pumunta, Instagrammable talaga. Kanina nga sa bungad, may mga nagpe-prenup. Ako, kung kayo wala pa kayong location for prenup or any occasions, and you need a place for photography and videography, naku me, this is the perfect place for you. Baka nagtatanong na rin kayo kung libre ba ang lugar na to? Me, hindi. Merong entrance fee na 250 pesos. Parang ang mahal niya, no? Pero magsisisi ka pag di ka pumasok. Dahil sa sobrang ganda talaga dito, ibang iba yung experience me. Kaya sulit na sulit rin ang 250 pesos mo. And if pupunta ka ng summer, mas masusulit mo to. Dahil yun talaga ang panahon na namumulaklak ang Northern Blossom. Kaya huwag kang magdadalawang isip na puntahan itong flower farm ng Benguet. At lakad nga pala kami ng lakad. Dahil
dahil gusto naming puntahan yung pinakadulo ng bundok. Ayan, kahit tulog na si Rebreb, dinala talaga namin siya dito sa dulo. Pero tignan mo naman, Mi. Is it worth it? Yes, it is. At nandito na tayo. Ito na. Ito na yung pinakadulo ng Northern Blossom Flower Farm. Ito yung pinaka-the best spot dahil tanaw na tanaw mo ang lahat. Super safe din ito, Mi. Dahil may support naman na nakalagay. Kaya pwedeng-pwede ka na magpa-picture. At kahit grupo kayo, kayang-kaya dito. Kaya ano pang hinihintay mo, Mi? I-schedule nyo na ang next trip ninyo. At syempre, meron pa akong i-share sa inyo sa next vlog natin. Na makikita nyo rin dito sa Northern Blossom. Kaya abang-abang lang sa mga next videos natin. Sana nag-enjoy kayo. Bye! Hindi lang kami nakapagkape, nakapagsambi at hotpot pa kami. Ituloy natin ang pamamasyal dito sa Northern Blossoms, kung saan nasa tuktok na tayo ng Benguet. After maglibot-libot at kumuha ng maraming pictures and videos ng mga bulaklak at ng magandang tanawin, meron niyang libreng pakape ang Northern Blossoms. Bago ka mag-exit dito sa Northern Blossoms, mayroon silang mini convenience store na merong libreng kape at tinapay. But if you like to buy cup noodles or snacks, it's also available. So after ng napakahabang lakaran at nakakapagod na picture taking, pwede kang makapagpahinga at magkape muna. Pero dahil medyo makakapal ang ating mga mukha, nag-hotpot at nag-samji pa nga kami. Carl, Carl, may talagang ganyan, Carl? Kung maaalala nyo sa last vlogs ko na nagsamji kami dun sa transient home, hindi nga namin naubos lahat. Kaya naman naisipan namin na dalhin dito. At nung nakapagpaalam kami at pinayagan kami, syempre tuwang-tuwa naman kami at umakyat kami sa taas. Sobrang bait nga ng mga tao dito, Mi. Ito naman si ate na nag-assist pa talaga sa amin. Dito yung events area nila na pwedeng-pwede nyong rentahan dahil napakaganda ng view. At dahil wala pang event, pinagamit muna sa amin yung lugar ng libreng-libre. Yung mga tourists na pupunta dito, after nila mamasyal at magkape, ay umaalis na rin sila agad dahil meron silang time na sinusunod. Kaya naman kung pupunta kayo dito sa Northern Blossoms, I highly suggest na i-separate tour nyo siya para talagang masulit nyo yung lugar. Kasi nga 2 hours away to from Baguio City. Sayang naman kung aalis din kayo agad at hindi nyo man lang may enjoy ang napakagandang view. Kaya kami naman ay nag-stay until lunchtime. Buti na lang talaga marami kaming dalang luto. Kaya naman anytime, anywhere, nakapagluto kami. Dahil super aga nga naming umalis ng transient home. Around 4 a.m. bumiyahin na kami. Kaya hindi talaga kami nakapag-breakfast. Plus, nakakahilo pa yung biyahe. Kaya naman, dito na kami nag-brunch. I'm not sure if nag-accommodate talaga sila ng mga nagluluto dito or if this is the first time. Pero ang mahalaga, pinayagan kami. Kaya kung pupunta kayo dito at gusto nyong itry na mag-samji, paalam lang kayo dahil mababait naman talaga sila. So, nag-start na nga kami magluto. At buti na lang talaga wala pang event ng gantong time. Kaya parang ang lumalabas, nirentahan namin ang buong place. Kaya super nasulit talaga namin ang pagstay namin dito sa Northern Blossoms. And while sila nagluluto, ako naman is busy nagpapatulog kay Rev Rev. Ganito talaga, Mi, pag nasa galaan. Lalo na pag super baby pa ang mga anak, it's either magpapadedi ka or magpapatulog ka. Pero sulit pa rin naman lahat ng lakad kasama ang baby. Syempre, it's part of our memories. At eto na kami, ready nang sumabak sa kainan. Kung nanonood ka ngayon, tara samahan nyo kaming kumain. Ang dami pang ang natira from last night's dinner. Kaya mas maganda pa rin talaga pagka nagbabaon ka ng pagkain. It's more practical and it's more enjoyable. Kahit medyo nakakapagod lang talaga ang pag-prepare. But it's really worth it and it's really sulit kasi nga mas marami kang makakain. Hindi mo kailangan magtipid. And of course, after namin kumain, nagligpit naman kami dito sa lugar na to. Siyempre, pinagamit sa amin, ayaw naman namin na iwanan ng napakakalat. Kaya clay go tayo. Dito na magtatapos ang ating Northern Blossoms tour. And I know gustong-gusto nyo na rin pumunta dito. Basta mag-ready lang kayo sa napakahabang biyahe dahil siguradong mahihilo kayo. Pero pagdating nyo dito, makakapag-relax kayo. Yun lang mga Mi. See you on our next vlog. Bye!